Sa magandang araw sa inyong lahat, bayang classmates, narito pong muli ang inyong lingkod na si Fred, Mr. Recta Magno, ay magbabahagi sa inyo ng giya para sa 10 karerang lalargahan ngayon sa pista ng MetroTurf sa Malabar, Batangas. 10 magagandang karera ang inihanda sa atin ng MMTCI Handicappers. Meron din tayong masasalihan ng tig-dalawang sets ng winner take all, dalawang sets ng pick 6 at dalawang sets ng pick 5. Siyempre, para sa mga huling darating sa OTB ay meron tayong pick 4 sa huling apat na karera. Ang kanilang pakarera ay magsisimula sa ganap na alas 3:30 ng hapon at magtatapos pasado alas 8 na pwede pang umabot ng alas 9 ng gabi. Umpisahan na natin ang paghihimay sa bawat takbo ang magaganap sa araw na ito. Sa unang karera, lamang para sa akin ang kalahok numero 6 na si Midnight Sonata ni Elvin Abrea na nakapagtala ng 1.14.4 sa kanyang record nakaraan sa isang barrier trial. Medyo umintado ng 0.4 segundo mula sa kanyang novato run. Medyo may kalayuan ng kanyang tempo kumpara sa kalaban. Kaya siya ang aking pamprimera o lamang sa grupo. Kung nais mag-forecast ay ang derimating numero 4 na si Sikaw Falls ni Mark Alvarez. Punta na tayo sa pangalawang karera kung saan ay simula ng unang set ng winner take all mula races 2-8. Medyo dikitan ang laban nito base sa kanilang mga tiyempong na itala. Kaya maaaring may magkaroon ng lutsahan dito dahil sa dami na rin ng bandera. Pero sa mga may mga angking tulin sa harapan, matatag sa akin ang kalahok numero 2 na couple entry na sila Woodridge ni Saddam Pilapil at ang 2A na si Wakanda ni Patty Dilema. Pero gaya nga ng aking nabanggit, sa dami ng banderista ay magiging depende iyan kung maaga silang makikisali sa harapan. Sa haba ng distansya ay maaring may mga dumating. Tulad na lamang ng mga derimating kalahok numero 7 na si Sir Jason ni Onyok Garcia at ang kalahok numero 9 na bagong baba sa grupo na si Super Inday ni Jigger Paano. Race number 3, Condition Race, Group 10 Merge, pinagsama-sama po ito bayang classmates. Sa karerang ito, dito ako, solo ako sa malahalimaw kong humakbang. Halimaw as in grabe, lalo na kapag nauuna makikita mo yung damba niya, kamot niya sa pista, ibang klase. Ang aking tinutukoy ay walang iba ang kalahok numero 4 na si Trubador na papatnubayan ni Patty Dilema. Gamay ni Patty ito mga classmates. Kaya alam niya rito kung paano bibitawan. Antabayan na natin at baka mag-umento ang kanyang tempo mula sa 1.11.4. Panoorin po natin iyan. Dumako na tayo sa ikaapat na karera, umpisa ng second set ng winner take all from races 4 to 10. Sa karerang ito ay medyo umikli na po. Umikli at naikambyo na sa ibang hinete ang kalahok numero 7 na si Sorso Gumbay na ikinambyo na sa kamay ni Pabs Caballero. Medyo mapapalaban na tayo rito mga classmates. Kaya siya ang aking pamprimero. Panigundo, kalaban na rin ang kalahok numero 3 na si Jacob Clubs, lalo na kung talagang maagang mapaparimati ito ni Christian Pilapil. Gayun din ang dihadong numero 4 na si Irena Smile ni Mark Alvarez. Kaya sa karera numero 4 mga classmates, iuna natin ang kalahok numero 7 na si Sorso Gumbay. Pangsama, kalahok numero 3, Jacob Clubs at kalahok numero 4, Irena Smile. Race number 5. Isang 3-year-old and above maiden race ulit, mga classmates. Medyo hindi pa natin kita mga preba na ito, bagamat ang iba ay nakita ko na rin na, sa kanilang mga previous runs. Kaya kahit na medyo lutang o puro pamprimera ang kalahok numero 4, ay hindi pa rin ako masyadong didiin sa kanya.
Siyempre nga, gaya nga ng aking nabanggit, ay hindi ko pa masyadong kilala. Kaya dyan sa karera numero 5, dalawang aking kukunin. Unahan na lamang nila o sabay sila magpaparemate dito. Iyan ay ang kalahok numero 4 nga na si Tempered Beauty ni Patty Dilemma at ang katabi niya sa labas na numero 5 na si Yakapin Mo Ako ni Christian Pilapil. Magandang kabayuhurin kasi si Yakapin Mo Ako at pag ito nakalapit sa kanila sa last quarter hanggang sa diretso malamang Yakapin ni Christian Pilapil at numero 5 ang meta. Kaya maniguro mga classmates, magdalawa tayo. Dumako naman tayo sa kasunod na karera, race number 6. Sa karerang ito, puwera abirya lamang o anumang ibang mangyari, no? Solo po tayo sa kalahok numero 1 na si Jawo. Nasasakyan ni Jeffril Tagulaw Sarate. Ito, gamay naman na ni Jeff to, alam niya kung paano to perimatihin. Sa klase ng grupo na to, kahit na ikli ang distansya, mapaparimati niya. Karamihan pa ng kalaban, nasa 52. Although no bearing, pero siyempre iba na rin kapag nakita mo 52 ang timbang. Kung nais magdagdag o medyo sinatawag nating proteksyon, inang nandyan po ang kalahok numero 5 na si Clementine ni Christian Pilapil. Dumako na tayo sa ikapitong karera. Sa ikapitong karera, dito may nakikita. Ang nakikita ko naman dito, sa isang 3-year-old and above maiden race ulit, ay matulin na ere. Malamang pukpukan to. Ang aking tinutukoy ay ang nakitaan ng magandang takbo nakaraan na si Medalya de Amor numero 4 ni John Alvin Guse. At ang banderista rin na kalahok numero 3 na si Eye Opener ni Boji Henson. Matulin. Matulin na ere ang aking nababasa rito. Malamang hindi magkakatantanan o siguradong bakbakan ito. Kaya kailangan natin ng matinding desisyon sa laban na to. Dahil ika nga, kahit ba 1-2 yan, eh baka magkaubusan. Isang desisyon na dapat. Kaya isasama ko ang kalahok numero 5 na si Top Decision ni Marlon Laloma bilang pang-upset kung sakaling nga magkapatayan o magkaubusan ng ere yung dalawa na sila Medalya de Amor numero 4 at numero 3 Eye Opener. Kaya sa ikapitong karera, tatlo ako. Kalahok numero 4, Medalya de Amor, numero 3, Eye Opener at ang long shot na kalahok numero 5 na si Top Decision. Race number 8, mga classmates. Ito, magulong karera to. Anybody's race. Dahil karamihan ng pili rito ay manggagaling sa ulihan. O mula gitna. Pero, traffic. Traffic ang pinakamatindi nilang kalaban. Kaya unahan na lamang dito sa pagrimate, pwestuhan at pagpaparimate ang mga inete ng aking unang tatlong pili. Una, kalahok numero 6 na si Claudia's Pride ni RG Fernandez o si Deo. Oy, speaking of Deo, meron dyan sa BB o sa Barangay Marula sa Valenzuela na si Sam. Sam! Ayan, may saka yung ano, ang paborito mong si RG Deo Fernandez na kalahok numero 6, Claudia's Pride. Ang aking panigunda ang galing sa panalo na dihado na si numero 7, Magnum Force ni Jeric Pastoral. At ang aking panersera ay ang malalyamado panigurado na kalahok numero 3 na si Viva Forever ni Jeffril Sarate. Sa karerang ito, ay medyo may napupusuan ako na long shot. Kung sakali, kapag kinalabit ito, pwede. Pwedeng makasilat o makagawa ng isang bulaga. Iba na siyempre, kapag tumibok ang puso. Kaya isasama ko ang mga long shot, ha? Kalahok numero 11 na si Ginny Skull ni Rod Caluberan at ang bakay sa likod nga na kalahok numero 12, Watch Out, I'm Coming ni Noel Lunar. Mahirap na. Siyempre, dyan may dividendo sa dalawang yan kapag biglang bumulaga. Boom! Sabog! Dumako na tayo sa ikasyam na karera o penultimate race.
Sa karerang ito, siyempre, kilala na natin ng connections ng kalahok numero 6 na si Princess Ewin at ang kalahok numero 4 na si Boss Emong. Maniguro na tayo mga classmates, magdalawa na tayo. Numero 6, Princess Ewin ni Onyok Garcia at ang kalahok numero 4 na si Boss Emong ni Dunoy Raquel. Mahirap na pag magsasolo. Sige po. Punta na tayo sa ika-sampung karera, uling karera sa araw na ito. Sa karerang ito ay medyo bulabog din. Depende sa mga airehan. Apat ang nakikita kong airey dito. Si Kusing, Lionsgate, Within Reach, at si Superal. Ang hindi ko lang malaman na karaan, eh baka nagdahilan lang dito ang bagong baba sa grupo na si Within Reach. Dahil naka-52 po ang kanyang dalang kilo, biglang nawala siya sa timbangan, matik, bababa siya ng grupo at ito nga kinabagsakan, Condition Race, Group 22. Kaya sa laban nito, siya ang aking iuuna. Kalahok numero 7, Within Reach ni Boji Henson. Ngayon, kung sakaling nga sumabay yung tatlong kalaban niya na aking nabanggit, Rere Mate ang kasunod kong tatlo. Iyan ay sina Morning Girl, numero 3, ni Francis Tuaso na nabitin lang nakaraan. Ang kalahok numero 4 na si Abacada na ikinambyo na sa kamay ni RG Deo Fernandez. Brother Sam, another Deo Fernandez, Abacada. At ang isa pang pandihado, kalahok numero 2 na napupunto o batak sa laban na si Hayako Jabez ni Jigger Paano. Aba, Jigger Paano ulit. Kadalawa. Okay, good luck po. Kaya sa huling karera o paratingan, maniniguro ko, apat ang kunin ko. Kalahok numero 7, ulitin ko, Within Reach. Kalahok numero 3, Morning Girl. Kalahok numero 4, Abacada. At kalahok numero 2, Hayako Jabez. Kung nais pang magdagdag, isama lang po ang inyong napipisil. Okay, Docs. Good luck po at happy racing sa inyong paglilibang sa araw na ito. Dumako na po tayo sa ating pasasalamat. Sa magandang araw ng Miyerkules po, bayang classmates. Nais ko muna magpasalamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, at yung mga nag-komento. Maraming pong salamat sa inyo bilang gabay o tulong na rin sa akin o suporta sa ating vlog na ito. Nain ko mo i-shout out, pasalamat at sa mga nag-comment gaya ni kapatid na si Ernesto Abigan, pa-shout out bro mga batang emission, sina Banji Gonzales, kapatid ni Kuya Tirso, Arman Reyes, Dodo Artificio, si Robot Ligaspi, Bot, musta na dyan, Bot? Si Kagawad, Ronald Tablan, eto kababata ko, si Ronnie, dyan niya sa Liko Street. Ronnie, also known as Pabiosa, nung time namin, naglalaro kami ng basketball dyan sa Texon. Siyempre, nariyan din si Venus Azurin, eto, masugid na raw na taga-subaybay, basahin ko lang po. Sir Predirecta, Jaryong Police Files pa po ako, nagsimulang magsubaybay ng tips mo. Nabili lang po ako ng police files gawa ng tip mo. More power and keep safe. Uy, maraming salamat sa'yo. Nakakataba naman ang puso. Grabe. Yan po, si Ma'am Venus Azurin. Maraming salamat, Ma'am Venus. Salamat din kay classmate Ronnie San Pablo. Yan, nagkomento rin siya kay classmate Guillermo Santa Maria Jr. Thank you and good luck, Sir Recta, for every racing tips. God bless. God bless you too po, Sir Guillermo Santa Maria Jr. Ito naman po kay Jacob Montagot, Kafred, Tito Villaflor. Hi, Boss Tito. Kumusta na po kayo? Ito ang aking kapitbahay sa Valenzuela na si Joey Yalong. Joey, kita ka naman. Miss na kita rito sa ating lugar.
sama ko rin sa bali sa aking pagbati, pasasalamat kay Sir Leo Morales, yung may OTP po dyan sa may congressional. Yun Lian's OTB ni Sir Leo Morales. Salamat din po kay Sir Ignacio Andrada sa kanyang komento. Ulitin ko lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta, at sa mga hindi pa po nagano, eh, pakitulungan na lamang po, like, comment din po kayo, kung ano pong iba pa nating improvement na o kakulangan o nais ninyong ibahagi sa inyo. Isa pa, subscribe. At pagpindot ng subscribe, don't forget to click the bell daw. Payo ni Ian, si Ian, ayan, ang aking kanang kamay, Ian Tan. Okay po, hanggang dito na lamang po sa araw na ito at maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless, happy raising. Naway, pagpalain tayo lahat at pala rin sa gabing ito. Thank you po.